What's up mga kapadyak? Meron tayo ngayong tatlong fork na nandito. Ito yung XCR na stock ng Merida ko. Ito naman yung Manito Markhor. At ito naman yung Manito Machete na galing sa Neo Sigma PH. Neo Sigma PH kasi yung distro ng mga Manito forks dito sa atin. Sa video na to, pagkukumparahin lang natin yung Machete at yung Markhor. Kung anong pagkakaiba nilang dalawa. Naisingit ko lang yung XCR Air dito. Kasi gusto ko nang tingnan kung upgrade ba talaga yung mga Manito forks sa XCR Air na fork. Kasi napansin ko agad dun sa bike ko sa Merida. Sa series nila, yung naka XCR Air, yung kasunod doon, mga naka Manito na forks, yung mga mas mahal na model. Parang ganun. Pero ngayon, gagawin lang natin. Titimbangin natin sila, pagkukumparahin natin yung mga bigat-bigat nila. Unahin natin itong XCR Air na natimbang na natin ito dati pero timbangin uli natin ngayon. 2.345 kilograms. 2.345 kilograms yung bigat ng XCR Air. Check naman natin itong sa Manito Markhor kung gano'n siya kabigat. 1.8 kilograms. Uncut pa yung steerer tubes nito ah. Pero 1.8 kilograms lang siya. So mas magaan siya. Ito namang isa, ito yung Manito Machete. Check naman natin yung bigat nito. 1.885 kilograms. So hindi nagkakalayo ng bigat yung Machete at yung Markhor. Pero sobrang laki rin ng weight difference nila dito sa XCR Air. Siguro upgrade nga. Kasi syempre mas mahal. Sobrang laki ng price difference ito. Hindi ako updated sa mga presyuan. Pero ang alam ko dito sa Machete, ang price nito lampas 10k ito. Ito naman, sa 9k ata ito. O basta lampas 7k ito. Mas mahal ata ito sa Epicson eh. O yun yung alam ko. Tapos ito, mas mahal pa to, itong Machete. So ganun yun. Pinaka-obvious na pagkakaiba nilang dalawa, Manito Markhor, matte yung finish niya. Ito namang Manito Machete, glossy yung finish niya. Pareho tong comp version. Tama ba ako? Ito, comp version ng Manito Machete. Sa mga Manito forks kasi meron pa yung parang comp, pro, expert, mga ganun na level na mas maganda yung mas mataas. Comp yung pinaka parang basic na version ng Machete. Sa Markhor naman, parang wala. Wala akong nakita sa website kasi ng Manito na ibang variant nito. So ito na yun, as is. Ito na yung mga Markhor. Nakalagay dito, 9mm, 100mm travel, black stanchion, black Markhor, taper, 29er. Itong fork na to, 29er, tapered yung steerer tube niya. Pag sinabing tapered, mas mataba dito sa babang side. Para dun sa mga tapered na head tube ng bike, mas mataba yun sa mas malaki yung butas kasi sa baba ng mga tapered na head tube ng bike kasi sa taas. Pero oversized, tapered ito. Sakto lang ito doon sa bike ko kasi tapered yung sa bike ko. Pag tapered daw kasi mas steep, mas matibay. So ganun yung sinasabi sa mga tapered kasi. So color black siya, kulay black yung stanchions. 100mm yung travel. Saktong sakto for XC use lang naman yung ganun. Nakalagay sa spec sheet ng Manito. 100 to 120 yung pwede niyang travel. Dito sa taas, andito yung quick toggle na pang-adjust ng lockout. Dito naman sa kabila, ito yung air valve na kung saan mo hanginan, kaargaan ng hangin gamit yung shock pump. Dito naman sa ilalim, andito yung rebound adjustment. Yung rebound adjustment para ma-adjust yung kung gaano kabilis yung play or yung response ng suspension. Dito yung sa rebound ina-adjust. Tapos, ito yung brake mounts niya. Ang dropouts nito, quick release. Pang 9mm na quick release na mga hubs. Yung mga common hubs. Ito siguro pang bukas to. Then dito yung pinapadaan yung kable. Reverse arch yung design ng mga Manito. Napanood ko din sa video ng Manito kapag daw reverse arch, nagagawa nilang mas magaan at mas stiff yung fork. Pero ewan ko kung aesthetics lang talaga or meron nga talaga nagagawa na ganun. Pero kakaiba talaga pag nakakita ng Manito na fork, pag nakakita ng reverse arch, sabi mo Manito. Yun na agad yung nakatatak sa ano natin eh. Masa reverse arch, Manito yan. Decals na red, tas may Markhor na logo andito, tas may Manito logo andito. Yun pa lang stanchions nito, 30mm yung stanchions ng Markhor. Yung diameter ng stanchions ng Markhor, 30mm. So kung 30mm yung stanchions ng Manito Markhor, ito siguro yung dating Manito M30 na fork. Hula ko lang yung M30, kasi halos wala lang yung M30, puro Markhor na. Pinalitan na siya ng Markhor. Bagong pangalan na. Dito naman tayo ngayon sa Manito Machete. O Machete, Machete. Bahala na kayo pero Machete. Yung gusto ko itawag sa kanya. Pilipino tayo. Tapered din yung head tube niya. Glossy yung finish ng fork. Black din yung stanchions. Ito naman, 32mm yung stanchions. 32mm yung stanchions ito. Mas mataba kaysa dun sa
Markhor na 30 millimeters lang. Quick toggle din yung adjustment dito. Pag-set ng lockout ng fork, gusto mong ilock, baba mo lang. Kung gusto mong naka-open, taas mo lang. So yun yung pag-quick toggle. Tapos ito rin yung valve kung saan kinakargaan ng hangin gamit yung shock pump. Reverse arch pa din. Medyo iba ng style yung arch kumpara dun sa Markhor. Magkaiba sila ng design ng arch, pero parehas reverse arch. Yung parang aesthetics nila magkaiba. 100mm din yung travel, pang exi lang, pang exi talaga itong machete. Andito yung brake mounts, nasa ilalim yung rebound adjustment niya. Same lang din, pang adjust kung gaano kabilis mo gusto yung response ng suspension. Kung gusto mo mabilis bumalik o mas mabagal bumalik, pwede mo yung adjust dito sa rebound adjustment. Yun naman dropout nito, pang true axle siya na hex lock, kung tawagin, hex lock SL. 100mm yung haba, 15mm na laki ng hubs yung pwedeng ilagay. So hex lock siya, kailangan mong gamitan ng hex. Hindi siya quick release, hindi kagaya na nasa Markhor. Ang ina-expect ko dito sa mga Manitou forks, naka-absolute plus damping na siya. Na yun yung parang sumikat kasi sa mga Manitou na forks, naka-absolute damping. Yun yung ABS plus na kung saan may iba't ibang level ng click dito na nagko-control din kung gaano ka lalim yung lubog, gaano ka babaw, gaano ka tigas o kalambot yung laro ng suspension. On the go, pwede mong ma-adjust. Depende sa kung anong klase ng trail o kalsada yung dinadaanan mo, pwede mong ma-adjust. Kaya lang, sa research ko, nakita ko na yung ABS plus pala na control, makikita mo yun sa mga pro at expert na variant ng mga Manitou forks. Itong machete na nandito, comp lang to, so ito yung pinaka-basic, naka-quick toggle pa lang siya. Pero upgradable to parehas na pwede mong lagyan ng ABS plus. Basta meron ka lang nung upgrade kit na pwede mong ikabit, pwede mong ipalit dito sa so kung ano man yung nasa loob nito, pwede mong ilagay. So pwede pang ma-upgrade. Kaya lang, hindi yata available yun sa market natin. Mahirap bumili or baka wala nagbebenta. So isusource mo pa siya abroad na pag-check ko, medyo may kamahalan din. Itong quick toggle, ganun lang, bukas sarado lang ng lockout. Pero meron siyang parang pwede mong paglusutan ng kable para sa remote lockout. Pwede mo siyang i-modify na maging remote lockout. Wala ka nang papalitan, wala ka nang alisan, lulusutan mo na lang siya ng kable. Parang pwede kasi merong parang ano, merong parang padaanan ng kable. So yun yung napansin ko dito. Again, mas mahal yung machete kesa sa Markhor. Pero kung sa forma nitong dalawa, mas gusto ko yung forma ng Markhor kasi matte siya, flat yung kulay. Kaya lang, mas mapayat yung stanchions nito, 30mm lang. Ito, 32mm. Yun namang mga nasa loob, kasi dahil comp lang to, parang hindi rin naman naiiba sa internals nitong Markhor. So halos parehas lang sila. Unless ito maging pro and expert, ibang klase ng air spring yung nasa loob. Itong mga Manitou forks, merong pang ibang choices ng wheel size, pang 29, 27.5, or 27.5 plus, yung mga ganun. May pang boost din na spacing para sa mga plus size na wheel set. Meron ding option kung gusto mong true axle or quick release. Meron din, pareha sila meron. So yun lang muna para sa mga forks na to. Itong Manitou machete, hindi ko to matetesting na magamit kasi kailangan niya ng na true axle na wheel set, so hindi ko to gagamitin. Pero itong Manitou Markhor, ito, testing ko to, gamitin ko to, ikaabit ko to sa bike ko. Testingin natin kung iba ba yung laro niya, kung mas maganda ba. Kasi na-testing ko na yung Suntour na XCR na air, tapos may budget air fork pa ako na nakabit ngayon sa bike ko, yung weapon. Tingin natin sila kung kamusta yung laro nito, kung mas maganda ba, kung ayos na din ba na upgrade na fork itong Manitou Markhor. Isa din kasi ito sa kino-consider na upgrade na air fork kung nagbabala ka mag-upgrade ng fork. Kung kaya mo i-justify yung price difference nila, na tingin ko yung stanchions lang, mas mataba lang stanchions nitong machete sa Markhor. Kaya mo i-justify yung price difference doon para doon. Pero kung kaya naman talaga ng budget yung machete, di mas maganda talaga yung choice yung machete. Pero kung budget mo lang pang Markhor, hindi na rin naman masamang choice na Markhor yung gagamitin. So gagawa pa rin ako ng update video tungkol sa fork na to. Abangan nyo na lang din. Nakabit ko din sa bike ko. May nakalagay pala na TS Air. TS yung air spring. TS Air. Hindi ka lang muna yung sabihin ng TS Air sa mga Manitou na fork. May nakaprint dito na recommended air pressure kung gaano ka dami yung hangin na ikakarga mo dito. Depende sa weight ng rider. Meron dito nakalagay.
So nasa yung susundin mo yung nandito na chart nila, or kung mag-set ka ng sag ng fork ng sarili mo kung 25% or 30%. Hanggang dito na lang muna yung video na ito, mga kapadyak. Abangan nyo yung mga susunod pa na video tungkol dito sa mga money to forks na to, tungkol dito sa money to mark core. Gagawa ko pa ito ng video. So like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klase ng video, mga product features or reviews. Comment kung may tanong kayo, request or suggestions, or kung ano yung fork na gamit nyo, kung may mga naka-money to forks ba dito. Post nyo sa comment section, share nyo yung kwento nyo. Pag-usapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong videos na i-upload. Kita sa mga susunod na videos. Batihan na lang sa daan. Ride safe, mga kapadyak.